Sa tala ng Asian Terminals Incorporated, umabot sa mahigit 20,000 ang bilang ng mga pasahero kahapon sa Batangas Port. Kaya ang ilan nating kababayan maaga nang bumiyahe para makaiwas sa dagsa ng mga pasahero. Sa North Port, Manila naman, fully booked na ang mga barko. At live mula sa Batangas Port, may report si Von Aquino. Von? Maris, kasabay ng pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port ay siya rin paghihigpit sa seguridad dito sa loob ng pantalan. Dito pa lang sa passenger entrance, ininspeksyon na ng mga security guard yung mga bagahe ng mga pasahero. At pagdating naman sa terminal building, dadaan sa x-ray machine ang mga bagahe bago makapasok sa boarding area. Sa tabi naman itong passenger entrance ay may help desk pa rin hanggang sa mga oras na ito para gabayan yung mga pasahero dito sa loob ng pantalan. Ngayon, dahil wala na silang pasok sa trabaho. Para yung baka bukas madaming mga pasahero, kaya iwas din. Tambayan sana sa bahay. Tapos mamamasyal ba? Sa tala ng Asian Terminals Incorporated na namamahala sa pantalan, umabot sa 22,000 ang bilang na kanilang mga pasahero kahapon. May mabibili pa namang ticket pero maigi na raw na mag-book online para hindi na pumila. Kapag po ang mga barko po natin ay napuno na po, kahit po hindi pa yung nakadakdang oras na kanilang pag-alis, pwede na po silang umalis para sa susunod na biyahe nila, mas mapaaga at mas maraming pasahero yung mabibigyan nila ng pagkakataon na makasakay at makauwi sa kanilang pamilya. Mahigpit pa rin ang seguridad sa loob ng pantalan. Sa entrance pa lang, kinukumpiska na ang mga patalim, lighter at iba pang flammable objects. May mga assistance desk din ang mga ahensya ng gobyerno para gabayan ang mga pasahero. Yung mga pasahero po natin, I would advise, huwag na mo magdala na sobra-sobrang daming kargada. Pati yung aparador yata at saka bisikleta dadalahin pa. Yung mga bawal na dinadala, na pinagbabawal na dalhin sa barko katulad ng mga bladed weapons or deadly weapons, huwag na niyo pong dalhin. Inaasahan naman ng PPA na sa Huwebes Santo ang peak ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa North Port, Manila naman, fully booked na ang mga barko pero may mga chance passenger pa. Masusing iniinspeksyon ang mga bagahe para matiyak na walang makakapuslit na ipinagbabawal na gamit. May mga help desk din para sa mga pasahero. Maris, as of 3 p.m. ngayong araw ay umabot na sa 10,689 yung bilang ng mga outbound passengers at mahigit 400 naman yung mga sasakyanan na ibiyahe ng Roro. Maris? Alright, Von, tama ba yung pagkakarin ko Wednesday or Thursday yung bulto ng mga pasahero na paparating pa dyan sa port? Batangas Port. Maris, in-expect ng Philippine Ports Authority na buong araw ng Monday, Thursday ay talagang dadagsa na rito yung mga pasahero, no? Pero pagdating naman ng Biyernes ay halos wala na raw talaga mga pasahero dito sa pantalan. Yun ay ganun din yung nangyari last year, no? Kaya yun din yung ina-expect nila ngayong taon. Maris? Pero kahapon pa lang 22,000 na yung mga pasahero na nagtungo dyan. So inaasahan na mas marami pang darating. Available pa naman yung mga biyahe ng barko sa lugar na yan, Von. Yes, Maris, wala namang hindi pa naman nagkakaubusan ng ticket ngayon, ano? Pero in-advise nga ng PPA yung mga pasahero na bumili na ng kanilang ticket online para pagdating dito ay hindi na talaga mahirapan doon sa pagpila, no? At schedule naman yung pagbiyahe ng mga ro-ro vessels at ng mga fast craft dito sa pantalan. Kaya naman magagabayan yung ating mga pasahero na pupunta dito sa pantalan. Maris? Gaano karami na katalagang security personnel dyan? Ganun din ba dyan sa Batangas Port compared to the other like terminals or yung airport na merong representatives from the IACAD or yung Interagency Anti-Illegal Drugs na merong taga-PIDEA, merong Philippine National Police, merong NBI para ma-ensure na walang mga naipupuslit na droga or kung anumang mga kontrabando, Von? Maris, maraming nakakalat na security personnel dito, no? Although wala tayong exact figure kung ilan sila, no? Pero narito yung mga tauhan ng Marina, ng Philippine Coast Guard, pati na yung Port Police, no? Para magbantay dito sa loob ng pantalan. Maris?
Von, how do they assure na walang mga overloading? Kasi alam naman natin, no, sa mga malalaking barko talagang may mga specific spots, may mga specific seats, pero baka kasi may mga nakakalusot. Paano nila ini-ensure na walang mga overloading at hindi magdudulot ng mga aberya o sakunayan later on? Tiniyak ng PPA sa atin, Marisa, no, na bago makabiyahe itong mga ro-ro vessels ay masusingin inspeksyon ng Philippine Coast Guard itong loob ng mga vessels, ano, para matiyak na walang overloading at nandun din yung mga safety gears para sa mga pasahero. Maris? Mm-hmm. And also, meron bang sinabi mo kanina na hindi na inaasahan yung mga biyahero by Good Friday, pero tuloy-tuloy pa rin ba yung operasyon dyan sa Batangas Port, or dahil hindi na nila inaasahan yung mga pasahero, suspended muna yung operations by Good Friday only and then they'll just resume on Black Saturday? Maris, kahit pa inaasahan nilang mababawasan na yung mga pasahero by Good Friday, ano, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang operasyon dito sa Pantalan. Yun nga lang, yung mga terminal building, ano, ay ililimit nila dahil kakaunti na nga lamang yung pasahero. Yung iba, for example, from Terminal 2 ay lilipat na lamang sa Terminal 1. Maris? Maraming salamat, Von Aquino.